Podcast dito, Alpoca Family. Welcome na naman po sa daily devotion natin. And today, babasahin ko po ang istorya ni Sir David Kinney, which is connected po sa mga sa title natin, which is This One Thing I Do. At ang verse po natin is taken from Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang nagsasalita po dito, si Apostle Paul. Ito po yung, alam nyo na, very zealous po siya na follower talaga ni Jesus Christ. At yung mission niya po, to preach the word, to preach the gospel to people, yun po talaga yung nasa utak niya lang at nasa isip niya. Wala nang iba, nakafocus po siya paano niya ipipreach yung word ni Lord sa kahit saan siya pumunta. Tapos sabi po niya dito, napakaganda po na matuto po tayo sa kanya. Kasi, alam niyo po, balik-balik ta rin man po natin ang mundo. Sa laban po, kanya-kanya po tayo ng race ng buhay eh. Pero sa race po na yon, hindi naman po perfect yun na hindi na tayo madadapa o masusugatan o masasaktan. Pero alam niyo po, ito po ang isa sa mga dapat nating panghawakan na learnings from the, kumbaga, zealous people na nag-share ng word ni Lord sa mga true disciples ni Jesus. Ito po yung verse sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Basahin ko po ha. Not that I have already obtained all this, or have already been made perfect. Tingnan po si Apostle Paul, hindi pa po tingin sa sarili, hindi pa po siya perfect. Eh, paano pa po tayo, no? Tapos sabi, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Yun yung nagbibigay sa kanya ng encouragement para, sige, move lang, go lang, diretso lang. Brothers, I do not consider myself yet have to take hold of it. But one thing I do, eto daw po. Eh paano pagka po sumimplang ka o may times talagang bumagsak ka rin o hindi mo na rin makayanan. Sabi niya, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Tingnan niyo po, straining toward what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kasi po, talagang ang si Satanas, magdalagay at maglalagay siya ng stumbling block at magagawa siya ng mga way para pumalpak. Pero, yun nga po eh. Sabi, alam niyo po yung movie sa Disney na natutuwa ko, yung keep moving forward, yun lang po. Parati po natin isipin na yung goal natin, yung focus, kung kahapon po yung focus natin dapat na kay Christ, ganun pa rin po ngayon. Dapat, ano ba yung mission mo? Ano ba yung pinapagawa sa iyo ni Lord? Diretso ka lang. Minsan napapagod mo, 'di ba? Minsan na nagkamali ka o may pagkakamali ka sa mga bagay-bagay, pero huwag kang pihinto doon. Tayo uli. Ayan. So ito po ang kwento po ngayon ni Sir David Kinney. Ang sabi niya, may isang daw pong karpentero. Nako, talagang zealous na zealous din po siya sa kanyang trabaho. Alam niyo bakit? Dahil po sa wakas, uumpisahan na daw po niya ang paggagawa ng kanyang bahay. Di sobra po ang plano na ginawa niya. Tapos siguro makasama pa siya. Nag-discussion sila ganito para mabilis, para mura, para maganda, para maayos. Lahat na ng para. Okay? So yan. Until finally, he caught the vision of how the completed structure should look. Siguro na nangangarap na rin itong pakarpentero na ito. Ako, magkakabayan na ang ganda. He then carefully counted the cost and with the finishing building in view, deemed it well worth the price.
Pwede na to. Pwedeng pwede na. He paid careful attention to laying the good foundation. Ano, napaka-importante po ng pundasyon. Yan. And now, progress was the watchword. Ayan na. So, okay na yung pundasyon. Ang ganda-ganda ng pundasyon. All went well until he discovered that he had sawn off the rafters too short. Man, sa dami pa rin magkakamali yung para sa rafter niya, dun sa, kumbaga yung pagpapamakuan ng ano, ay bitin po, tapos nagkamali, siya pa po yung nagkamali. In dejection, he exclaimed, might as well give it up. No use to go on after such a grave mistake. Tingnan niyo po, sa isang sobrang grabing pagkakamali na nakita niya, hindi niya nakita kung gaano kaganda yung pundasyon. Hindi niya naisip kung, ay teka lang, pwede naman sigurong kahit maliit ito, naliitan lang naman ng konti, ituloy na rin natin. O di kaya nakiisip niya man lang sana, all things work for the good of those who love the Lord. Pero hindi po, nag-give up siya kahit ang ganda ng pundasyon niya. Sabi po ni Sir David, sabi niya, before you call this man a fool, ayan, o sabi niyo ba, naisip niyo ba, ay katanga, ay bakit di man lang siya nag-isip naman na ibang paraan? Let's look again. Tayo daw po, sometimes experience a restless, deliberating battle between the spirit and our flesh. O, sa kwento naman po ng buhay natin. As the eye of faith sees the ends of two roads, we conclude it is worth the cost to follow Christ. Dumating po kayo sa puntong yun, susunod ako sa Panginoon. Itagayan mo yan sa bato, talagang sasama ako, mag-worship ako, gusto kong maging Christ-like. And at the foot of His cross, we plead His mercy. O diba, nag-confess tayo dahil sabi niya, whoever confesses sin, tapos andyan sa ang Panginoon, patatawarin niya tayo, sabi niya. And His grace, we become a new person. O diba, you are a new creation. So ayan na, ang ganda ng pundasyon, ang Panginoong Jesus. Tapos, alam na natin na nandoon na yung ano natin, kasama na natin ang Diyos, ang Espiritu niya, He's dwelling in us. So ayan na, nag-go na tayo para to preach the word, to do your mission, kung ano yung sinabi ng Panginoon na ministry mo, ayan, nag-go ka na. And then suddenly, sabi niya na ganyan, ka lang, nasaan na po ako? Ayan. We set forth with zeal to do His bidding. But alas, we do not go far before we make some grave mistakes. Ayan. What do we do now? No use to go on after such a big blunder. Yan po ang mga bulong ng demonyo sa ating utak. Naalala niyo po ba yung mga times na nandun ka na sa Panginoon pagkatapos you mess up big time. Parang si King David, di po ba? Nag-mess din siya big time. Sino pa ba? Si Samson. Nako, lahat na nang, kumbaga siya na yung pinaka-superhero noon na Superman. Kulang na lang laser eye. Pero he mess up big time because ang fight ng spirit and flesh nandoon parati, kapamilya. And I know, meron tayong share of big time mess as we serve God, as we do His will. Andyan talaga yung patibong ni Satanas. At minsan, grabe yung mga nagagawa natin na pagkakamali. At saka po, di ba pagka nagpa-follow ka na kay Lord, kahit maliit lang feeling na natin talaga, napakalaki ng pagkakamali natin dahil alam mo yun, ang hirap po na kumbaga, ang hirap-hirap po para sa atin na yung maliit na mistake magiging malaking reason ng ibang tao na, oh, Kristiyano ba yan?
Pero ano po ang sabi ng ni Apostle Paul? Anong sabi sa Bible? Upo tayong maniwala sa binubulong ng kalaban. Ayan, ito po, tandaan natin ang verse na to, Philippians 3, 13 to 14. Brothers, I do not count myself as one who has already attained or already perfect. Tandaan mo, hindi ako perfecto. Sabihin natin sa sarili natin yan. But this one thing I do, pagka sumemplang, forgetting those things which are behind and reaching forth to those things which are before us, I press toward the mark for the prize of a high calling. Teka lang, may tawag ang Panginoon sa iyo. Hindi nagkamali ang Panginoon na tinawag ka para sa mission na yan. Hindi nagkamali ang Panginoon, tawagin ka at inappoint ka para yan ang gawin mo para sa glory ng Panginoon. Kung ano man po yung calling nyo, Panginoon, kung ano man po yung calling nyo, kapamilya. Sabi niya, yun high calling ni God in Christ Jesus. Kaya po, huwag po tayong magpapa-stop sa salita lang ng kalaban sa pagkakamali natin. Sabi nga sa Bible, the child of God may pwede kang bumagsak 7 times pero tatayo pa rin yan 7 times. Ang totoong anak ng Panginoon tatayo at tatayo. Hindi po siya magdudwell doon sa kalugmukan ng buhay niya. Tayo kapatid. Show them that you are really a child of God. Move forward. Yan ang message ng Panginoon sa atin ngayon. Sabi pa po dito ni Sir David Kinney, in our failures, let us cast ourselves again on God's mercy and there find grace to press on. Dahil hindi naman po natin kaya pag tayo lang. Kaya balik sa Panginoon, kapamilya. At ang pinakanakakatuwa po dito na kinote ni Sir David, sabi niya, failures are teachers when permitted to instruct. Ayan, yung iba naman, pag nagkamali, ulit-ulit lang, hindi po ganun. Sabi niya, kapag isa minsan ka nagkamali, ay, accident yun. Pag ulit-ulit na, kung sinasadya na yun. Aba po, sabi niya, when you fail, failures are teachers to instruct us para hindi na tayo ulit magkamali. Pero ang dyan, kapag nagkamali ka, tumayo ka ulit, kapamilya. So yan po ang simple message ng Panginoon sa atin. Alam po siguro ni Lord na, wow, may patibong ang kalaban parati sa atin. Pero anak, tandaan po natin, sabi nga ni Lord, as we pray every day, pinipray na natin na huwag na po tayong hayaan ng Panginoon doon sa mga patibong na yon. I-adya po niya tayo doon sa mga patibong na yon. At higit sa lahat, syempre, kahit na kung mapunta man tayo sa noon at sumemplang tayo ng konti, always remember that God's mighty righteous hand will always lift us up. So ayan po mga kapamilya, one thing you should do kapag sumemplang is to go back to God. Keep moving forward. Ayan po mga pamilya. Good morning, good morning. Pray na po tayo. Father God in heaven, with you, alam po namin na wala pong kayang gawin ang devil, Lord God, sa aming buhay na hindi po namin kakayaning tumayo ulit. Lord, salamat po sa paalala ninyo. Tulungan niyo po kami not just to focus on you, Lord, but always, Lord, to do your will, Lord God, every day of our lives, kung ano man po yung pinapagawa ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami, Lord, kapag dumadating sa time na, pag nalugmok po kami, Lord, nagmumuni-muni pa kami. Patnubahin niyo po kami, Lord, na to be alert, at huwag po kaming matuwa doon sa pagkakalugmok namin, kundi tumayo kami agad at bumalik kami sa inyo. Lord,
help us na hanggang sa pagdating niyo, Lord, hanggang sa pagdating niyo, we will always look forward to the day that you will come, na makaharap namin kayo, Lord God. At sa pagharap namin, Lord, nawa, ingitian niyo kami at i-welcome niyo kami with your open arms. Lord, help us in our daily battles, Lord. Tulungan niyo po kami. And in the mighty name of Jesus, we pray. Tanggalin niyo po ang kahit na ano, Lord, na tinatanim ng kalaban sa aming paglakad sa inyo. And Lord, na pag dumating naman po na nag-fail kami, help us always to remember your promises. At huwag pong maging chain yung mga bulong ng kalaban sa aming pag-iisip. Help us to hold on to your promises always. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!